At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na, si spoiler chapter 1061. So tignan na natin kung ano yung mga magaganap dito. Pero katulad nga po ng dati ay bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang din sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa pagpapatuloy ng paglalakbay ng Straw Hat Pirates natin. At this time ay papunta naman sila dito sa isla na nga na to na kung tawagin ay Egghead Island. So akala mo wala nangyari dito sa mga Straw Hat Pirates natin dun sa nakalipas na chapter. At eto, nagtuloy lang sila papunta dito sa isla na to. But anyways, itong isla na Egghead Island ay tinatawag rin na Island of the Future na siyang pagmamayari naman ni VegaPunk. So panis kay VegaPunk, may sariling isla etong si VegaPunk. So mamaya medyo pag-uusapan natin ng konti lang naman yung patungkol dito sa may isla na to na Egghead. But ayan, ay pagkatapos nga ma-reveal naman etong destination ng Straw Hat Pirates natin, ay sinasabi rin na malapit dito sa may isla ng Egghead ay makikita rin itong base naman ng mga Marines. So may base na itong mga Marines malapit sa isla na yan, at kasama sa base ng mga Marines na to, eto mga bata sa may punk hazard. So kung matatandaan ninyo, eto yung mga bata na niligtas nga ng Straw Hat Pirates natin, itong mga malalaki na to. At di ba matatandaan nyo, sinabi nga ni Tashigi na sila muna yung kukup-kup, yung magbabantay o mag-aalaga dito sa mga bata na to. At so kaya ayan, kasama etong mga malalaking bata na to dito sa may base ng mga Marines na malapit nga sa may Egghead Island na to. So maliban pa dyan ay may kita nga rin natin dito etong si Tashigi kasama na yung mga ibang members pa ng Swords na grupo. So ito matindi, magre-reveal na etong si Oda ng ibang members pa dyan nga sa may Swords organization naman o samahan ng Sword na yan. So far kukonti pa lang yung mga kilala natin na kabilang dyan sa Sword na samahan na yan. At unang-una nga dyan si X-Drake, tapos si Helmepo, at saka etong si Kobe. Pero dito sa spoiler natin ay parang sinasabi na etong sila Tashigi ay kasama sa Sword na samahan na yan. So now, kung etong si Tashigi ay kabilang o kasapi dyan nga sa Sword na samahan na to, ay most probably mataas-taas yung chance niyan na pati etong si Smoker ay kasama sa grupo na yan. So akala mo big deal talaga kung kasama etong sila Smoker dyan sa grupo ng Sword na yan. Pero matindi rin naman kasi malupit din etong si Smoker. So maangas din yung karakter na ito At di mo nga rin maintindihan etong sila Smoker kung kalaban o kakampi itong mga to. Pero ang laking tulong yan sa Sword, kasi nga ang hirap din kapag etong si Smoker talaga yung humabol sa'yo, yung humant sa'yo. Hindi ka talaga makakataas ng ganung kadali So kahit nga sila Luffy, diba, dati sumasakit yung ulo nila kapag etong si Smoker na yung humahabol sa kanila. At syempre i-expect na rin natin na mas lumakas pa ng husto etong si Smoker ngayon. But anyways, going back muna dito sa spoiler natin, ay sinasabi nga, diba, na members ng ibang Sword yung may kita natin dito. So may S yung members, so ibig sabihin ay pwede tayong mag-expect na makakita tayo ng mga siguro dalawa o tatlo na panibagong member ng Sword dito sa chapter 1061. At so pagkatapos nga dito sa Sword na samahan na to, ay talo naman tayo ulit dito kay Luffy. So dahil dito naman ay etong si Luffy nga, etong si Jewelry, si Chopper, at saka etong si Jinbei, etong mga to ay nahiwalay sila o na-separate sila dyan sa Straw Hat Pirates natin. So yes guys, hindi kasama etong apat na to doon sa Straw Hat Pirates natin na pupunta sa may Egghead Island. So hindi naman sinasabi na etong sila Luffy ay hindi na pupunta doon sa may Egghead Island. So na-separate
nag-operate lang naman sila dun sa Kalazoro. So kasi nga, siguro dahil yan sa pagliligtas nga nito ni Luffy dito kay Chopper. Kasi nga, diba, dun sa nakalipas na chapter, itong si Chopper, tinangay ng hangin. Tapos tinry siya na isave nito ni Luffy. Pero tinangay rin ng hangin itong si Luffy. So kaya nawala sila dun sa barko nila. Tapos ngayon dito sa spoiler natin, ay pati itong si Jinbei ay wala na nga rin. So baka nangyari niyan na itong si Jinbei yung sasagip dito kay Chopper, kay Luffy, at saka nga dito kay Jewelry Bonnie. Kasi pare-parehas itong mga to, itong tatlo, lahat yung mga DF user. So talagang cannot be yan dyan sa dagat. So kaya ayan, itong si Jinbei yung mag-isang nagrepresenta na siya na bahala dito kala Luffy. So kaya baka yan, baka lang naman yung dahilan kung bakit pati itong si Jinbei ay na-separate dyan nga kala Zoro. But anyways, ay pagkatapos nga dito sa pagkaka-separate nila Luffy, nila Jinbei at Chopper dyan sa ibang grupo pa ng Straw Hat Pirates natin, ay talo naman dito sa side ni Helmeppo. So dahil dito naman, etong si Helmeppo ay gusto niyang hiramin etong mga Seraphim na nga na to para iligtas naman etong si Kobe. So hindi naman nabanggit dito kung etong si Helmeppo ay kinakausap ng direct etong si Vegapunk. Kasi nga, diba, si Vegapunk yung may-ari dito eh sa mga Seraphim na to. Pero nagmamadali na nga etong si Helmeppo para iligtas etong si Kobe. At so ayan, ay pagkatapos nga dito sa side ni Helmeppo ay sa dulong nga ng chapter 1061 na to, ay biglang appear nga dyan etong babae na to at kiniklaim niya na siya si Vegapunk. So eto matindi, babae, etong si Vegapunk. So hindi pa naman natin ganun kasure yan kung babae nga etong si Vegapunk. Kasi kiniklaim lang naman ng babae na to na siya si Vegapunk. Eh paano kung katulad yan nung kay Yamato na kiniklaim niya lang na siya si Odin, diba? So pwede naman yun. Kasi ang inisip natin dyan, yung parang alam natin, si Vegapunk ano yan matanda at saka lalaki, ganyan. So yun yung naisip natin. Pero base nga lang din dito sa G5 na member na nga na to, yung pagkaka-describe niya kay Dr. Vegapunk ay isang matanda nga at lalaki etong si Vegapunk. So parang yun yung usual talaga na naiisip natin na description o itsura nito ni Vegapunk. Isang matandang lalaki at hindi babae, ganyan. At so ayan, yung abangan na nga lang natin sa darating na chapter 1061. So tignan natin kung ano nga ba etong si Dr. Vegapunk. Pero yun nga, sa tingin ko wala namang bearing yan kung babae man o hindi, o matanda o bata. Etong si Dr. Vegapunk, ang mahalaga dyan ay nag-exist nga etong si Dr. Vegapunk. Medyo nagulat lang siguro ako dyan kasi nga, ang ina-expect ko dito, yung sa itsura ni Dr. Vegapunk, isang matandang lalaki, ganyan. At so pagkatapos nga dito, sa pag-reveal kay Dr. Vegapunk, ay punta naman tayo, balik tayo dito sa may Egghead Island na nga na to. So kasi nga, diba, itong isla na to, yan yung destination ngayon ng Straw Hat Pirates natin. At ang interesting kasi dito ay kung matatandaan ninyo, sa may katapusan nga na ito ng chapter 1059, ay nabanggit nga ng mga marines na to na dito rin sila pupunta sa may Egghead Island na nga na to. Dito nga raw sila magdadak. So kaya dahil dyan ay mataas-taas yung chance na pwede magkatagpo ulit o mag-clash itong grupo ni Luffy at saka yung mga marines dito sa Egghead Island na nga na to. At yun nga, take note, may base itong mga marines na malapit dyan sa may Egghead Island. At dun nga sa base ng mga marines, nandoon etong sila Tashigi at saka yung mga swords na ibang member pa. So panagkataon pala, etong grupo nila Luffy ay mapapalaban din dyan sa grupo ng swords. So hindi kasi natin alam kung itong sword na grupo na nga na to ay kung kalaban ba yan o kakampi. Saka din natin alam kung ganong kalakas din yung grupo na yan. But anyways, ay going back nga muna dito kala Luffy, ay yun nga, na-separate itong mga to. Pero di nga natin alam din kung kailan mapupunta etong sila Luffy dyan nga sa may isla ng Egghead Island na nga na to. Saka ang tanong ko nga dyan ay etong isla kaya na to na Egghead na to, yung talagang pinpoint, yung talagang pinagplanuhan ng mga Straw Hat Pirates natin na pupuntahan. O baka naman kaya ano lang yan, nataon na ito lang isla na to, yung malapit na pwede nga nilang pagdaungan, ganyan. So bale, parang hindi nila alam na Egghead Island itong pupuntahan nga nila. Tapos yung dito nga kala Luffy, ay alam din kaya nito nila Luffy na
dito pupunta sa may Egghead Island na to. So yan, di ko pa alam, di ko sure kung alam nga nila Luffy yan. So pwedeng oo, na alam nga nila na dito pupunta sa may Egghead Island na nga to. Kung yan eh, yung pinagplanuhan nila. Pero kung hindi yan yung pinagplanuhan nila na pupuntahan, ay medyo mahihirapan dyan itong sila Luffy. But anyways, ay sa tingin ko hindi naman papabayaan dyan eh, ng grupo ng Straw Hat Pirates itong sila Luffy, na papabayaan na ganyan iiwan. Tapos walang lokasyon o destination na pagsasabihan na doon sila magtatagpo-tagpo. At so yan yung abangan na nga lang natin. Pero ang sigurado nga dito, etong sila Zoro nga at saka etong sila Helmepo ay iisa yung isla na pupuntahan nila. So magtatagpo-tagpo talaga etong mga to dyan sa Egghead Island. But then after nga nyan is yan guys. So hanggang dito lang etong spoiler nga natin na to. At ayan, kapag meron ng bagong update sa darating na chapter 1061 ay i-update ko na lang kayo kagad. At yun nga guys, lastly ay pakifollow naman itong si Facebook page natin. Yung link niyan nandiyan lang sa may description at saka sa may comment section natin. So yan ulit guys, ay maraming maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.